Patunog mo ulit, patunog. Sound check. Sound check. Excited ba kayo sa review? Pero bagong lahat, introduction muna. A few moments later. Okay, so Cafe 400. Sige, isang ikot. Sige, oh, isang tap mo nga. Tap mo nga. Wow, mabira. Bravo, ito na. Okay, so ito is Pastor Bud. So this time, ngayon pong umaga ay tayo ay pinagpala kasi naka kita tayo dito ng Cafe 400 na naka-set up na. Anong model po ito, sir? 2022. Ano pangalan, sir? Yes. Meron ka ba isang shout-out? Wala. It's me, myself, and I. Oh, mabira talaga. Wala kang special someone, ha? Wala. So, ating home, nare-reviewin yung kanya pong Cafe 400 na photostar. Sir, ano po ba yung mga i-set up na natin? Simulan natin sa taas, bali itong handlebars. Handlebars. Tapos side mirror. Side mirror. No? So, ginawa niya kasing team niya ay black and orange. Hmm. So, pati yung kanyang side mirror, dati ay naka-chrome. So, ginawa niya nga straight black. Headlight. Headlight from stock na headlight. Ngayon po ay LED na siya. Pailo ka, sir? Yun. Ayan na po. Sa Expressway, wala namang problema ko dyan. Tsaka sa SPG at lahat. Tapos, ano po itong ginamit niyo po dito na ano? TDD. Blue water. Blue water. Ang ano niya. Ang tatak niya. Na, patay. Yun. So, isang gano'n lang para makita. From stock po na 19 na rim size, ano, naging ano siya? 17. 17 siya, pero pinalapad. Na 3.5 na. 3.5. 130 by 80. Tapos 17 ang ring set niya. So dating 19, kaya medyo nakatayog siya ng konti, bumaba siya ng konti. Ngayon, sumabay siya sa likod. Yung sa likod niya parehong size. Bale 4.0 naman diyan. 4.0. Tapos 140 na yung lapad. Siyempre usually pinapalaparan natin yung sa likod. 70 by 17 ang kanyang rim set, ano? So the usual po yung front niya ay disc brake. Ano dati na. Yung usually talagang mga classic bike, talagang drum brake sa likod eh. Kaya binintay niya yung old school na drum brake. Itong shock niya, sir, pareho lang lang. Stock yan. So, stock po siya. Ito. Ito, stock din. Stock na huri niya. Yun ang pinaka-customize. Ito, pasadya. Okay, so dati kasi parang nakamahaba siya na gano'n eh. Tsaka manipis. So, pero dun sa kanyang fork, wala namang binago, ano? Walang binago. Okay. Kickstart pa rin. Wait, push start na. Yung horn niya. Ano ba yung PIA? Yeah. Tapos nilagyan niya ng thermal wrap na para hindi mainit, ano. Tapos bullet pipe. Bullet pipe ba ang tawag dyan? Bullet pipe, ano? Dalawa na bullet pipe. So yung iba kasi pinuputol, ginagawang single ano lang. Pero mas maganda eh. Tapos itong ano niya, upuan. Bali na kailang modifications to eh. Oo. Bago makamit tong gantong. Agad na ba? Oo. Pero mas gusto ko ito, mas malapad eh. Oo, takyo ito ko doon eh. Ito, yun yan ang modified. Modified yung ano niya. Binaba mo ba? Baba o. Binaba, ano, para mas maganda ang ano. Yung sa ground clearance ng ano. Yung sinakyan ko, hindi ako tipto eh. Tama lang yung alapad, ano niya eh. Okay, so usually carburetor type naman tayo. Wala nang epay na ganyan eh. No? Pero kita-kita mo yung busog na makina eh. Ha? 400cc kasi. Ito, itong signal light.
So yung retro na nabibili sa mga Shopee, no? Yes. Kabilaan. Power brand. Kasi ito, hindi ba masyado maliit lang ang ano? Ay, hindi. Ano rin yan? Mali. Siya, powered by Shopee din to. Tapos converted yung pinaka-ilaw niya. LED? Uh-huh. Ah, so from bulb type LED na, no? Pero Shopee ng Bokoy. Ayun, malusada ha. Siyempre, yung kanya po, speedometer, siyempre old school talaga. Na-appreciate ng mga ano eh. Ano talagang old school talaga. Nagana pa. Okay naman, ano. So, nakakatakbo na ng 9,714 kilometers na natatakbo. Kanya pong asking price ay 120,000. So, asking lang naman yun. So, napag-uusapan. No? Siyempre, cash basis ito. No? Hindi pwedeng hulugan. No? So, yun. Finally, namit ko rin yung Motorcycle Cafe 400 na ito at pati yung ating pong kaibigan na may-ari po nito. Ako ay tuntua kasi ito yung dream bike ko rin eh. Kaso nga lang, yung gamitin, parang yun ang hindi ko nakakayanin. Kung dream bike ko, hindi kunin niya. Dapat tinukuha niya. Pwedeng kunin, meron na lang kulag. Iyan ang problema kung kailan darating yung budget. Okay, so naka-setup na kasi, oh, wala ka na hanapin eh. Oh, hindi mo na kailangan magpapaba ng gulo, ayun na. Hindi mo na kailangan mag-telephone wrap, ayun na, naka-bullet pipe na. Wala ka na sigurong iyan dyan eh. Siguro decals na lang, pangalan mo na lang lalagay mo dyan eh. Oh, so personalized na lang. Oh, so may konting burst dyan dahil ako yung pastor. So, pero yung kulay, ang ganda-ganda ng pagkaka ano mo kasi 'di ba matte ano yan? Matte orange ano? Pero wala naman daw sabi ng mga napagtanong ko. Ah, sa LTO. Oh, wala naman daw kaso 'yun. Wala ba sa orange orange? Oo. Oh. Kasi specific 'yung nakalagay sa OR niya eh. Flat orange. Ah, okay. So, tanong-tanong. Oh. Wala naman daw kaso pag naging blue. Okay. Oy, eh, 'yun ang mga matte nila, minsan pinakikintab din nila. Eh, ganun lang din yan. Again, ito ulit si Pastor Man. Salamat po sa atin ng review na ito. At ito nga yung ating dream bike. Hopefully, sa mga susunod na mga panahon, eh, makabili din ako. Kung hindi man po ito, kung di ko aabutin. Kasi hot item to eh. Pag may nakakita. Oo, hot item ito. Ba? Sa ito, share ko lang tayo. Actually, ito pinakamura. 400cc. Tama po. Oh, so magkakaroon pa ng extra sway legal. Hindi 390 to, hindi 395cc, 400cc talaga. So, yun yun hindi ito yung sway labas po. Oh, ayan, no? Naka-arip pa yung idea na yan. No? Ano pinakamalayo ng takbo na? Bagyo ka na? Hindi pa. Hindi pa. Ako dito lang sa link na link na yung ano, south at saka north eh. Ganun ka lang ng konti. Lukso ka na kagad. O siya. Ilang expressway yung dadaanan mo? Sawa-sawa ka sa S-Lex, mga N-Lex, S-Lex. T-Flex. T-Flex. O lahat. Ang bira. Si Hope nga, kinuha yung Bagyo. Dala-dala niya lang. Ano eh. O, imagine mo yun. Okay, so again. Salamat po sa inyo pong panonood. I hope mag-like, subscribe kayo. Eh, itong kaibigan natin, wala rin siya isa shout. Mailagay ko sa vlog, search ha? Search na lang sa Facebook. Oh, search Facebook. Okay. So, again, ito si Pastor Man. Ride safe with prayer. God bless. Okay. Bye. Siyempre, pagkatapos po natin i-review, siyempre, hindi na maaaring hindi natin sasakyan. At chinay ko po yung ground clearance po nito. Kung kaya kong paanda rin. Dahil naparito siya para i-maintain ito. At ayusin Brother Hope. Kaya sinubukan na natin sakyan. Pero hindi ko rin napaandar. Isa pa ay matagal na rin ako hindi nagda-drive ng D-Clutch na motor. Kaya minabuti ko na hindi na siya i-test drive muna sa ngayon. Hoping sa araw ma-review uli natin at matest drive talaga natin ng malayo-layo. Kaya Brother S, baka naman. Kaya balik muna tayo kay Tourmax, ang ating Easeride 150N na patuloy natin ginagamit. And now let's go to our Bible meditation this time. Our verse is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 10. By the grace of God, I am what I am, and His grace that which was bestowed upon me was not in vain. I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Ano ibig sabihin ito?
Tatlong bagay na nais kong ibahagi mula sa talata po na ito. Bagamat sinulat ito ni Pablo upang ibigay sa mga taga-Korinto ang personal niyang patotoo, ito rin po ay nagre-remind sa atin na tayo po ay special at likha ng Diyos at walang magkakaparehong tao. Kaya sinabi ni Pablo, I am what I am by the grace of God. Number one, we have a personal ability. Kaya ng mga motor na nire-review natin, magkakaiba sa maraming aspeto. Magkakaiba ang disenyo, ngunit isa lang ang purpose, maging pakinabang sa mga tao. Masakyan ito na maayos, mamaintain na maayos, at maging kapakipakinabang sa ating pang-araw-araw na nabuhay. Pangalawa, we have a personal accountability. It means we are responsible to what we have. Kaya ba nating i-handle ng maayos ang big bike? It demands much ability and capability. Willing ba tayong mag-train upang makaya ito? Pangatlo, kaya sinabi po ni Pablo, I am what I am by the grace of God, is because we have a personal choice in life. We must choose to obey His word para magkaroon tayo ng tamang direksyon sa buhay. Una, magsisi ka ng iyong kasalanan. Pangalawa, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Bago matapos ang iyong paglalakbay sa mundo nito, kaibigan, sana tanggapin mo na si Kristo, kaibigang rider at OBL. It's shoutout time. Shoutout po sa ating po mga bagong subscribers sa viewer. Ito po sina Renz, Outdoor Collective PH, Pauline Hanoronce, Josti, Ron Pass Music, Miguel Clefford, Mark Louis Ace Mizoro, and special shoutout po sa ating pong kaibigan, si Brother S. Kasalbik, na siya po ang may-ari ng ating pong review na Copy 400. Hoping na isang araw ay matest drive din natin ang iyong unit. Baka naman. And to all our 2,916 subscribers. So again, to God be the glory. Salamat po sa inyo pong patuloy na suporta. At always make a comment para sa ating pong mga video. Coming up, ang ating pong review ng E-Ride 150P. Malapit na, masunod po na vlog po natin. I hope masundan po natin. Again, tuloy si Pastor Man, Ride Safe with Prayers. To God be the glory. Paalam.